ako ng malalim bago ko i-compose itong TikTok na ito. So ayun nga, hindi pa pala tapos Tuesday, so let's do this. Kailanman ay hindi naging kasalanan ang paghingi ng kaliwanagan, ang pagtatanong sa ahensya ng gobyerno na dapat nangangalaga ng boto. Kung may mga irregularities na ni-report, merong mga nakitang ebidensya at inihahain ito sa sinabing mga ahensya, tapos hindi ito pinapakinggan, hindi ito ginagawa ng aksyon, talagang magsasalita ang mga tao. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Tuesday. Hindi ka namin pinagsasabihan dahil sa nagre-reklamo ka. Pinagsasabihan ka namin kasi ang dami mong maling premises. Katulad nito, meron nga bang mga reklamo na dinulog sa tamang ahensya na hindi mga pinakinggan? Pwede bang bigyan mo kami ng listahan ng mga dinulog na mga problemang ito at ng mga patunay na hindi ito pinakinggan ng mga ahensya? Isa pang maling claim mo ay yung statistically impossible, yung mga increment na nakita mo as if you did the math. When in fact, it is the statistics from different survey companies who is saying na ito yung most likely na result ng botohan. You also said na pinagtatawanan na tayo ng buong mundo. When I have a proof na Japan and US is saying otherwise. Tuesday, you are not just crying over spilled milk. You are crying for a wrong reason. At nais lang po sana naming magkaroon ng explanation galing po sa mga natatamang mga tao na dapat sumasagot ito at karapatan po namin ito bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipinong kagaya po ninyo. Walang mas tamang tao o ahensya na magsabi sa iyo kung sino talaga ang pinili ng mga tao kundi yung mga tao mismong bumoto. At kami yon, Tuesday. Kung sinasabi mo na kini-question mo yung naging botohan, sinasabi namin sa'yo na totoong binoto namin si Marcos. Bigyan nyo rin kami ng pagkakataong paliwanagan kami. Tuesday, 6 months na kayong pinapaliwanagan ng statistics na ito yung magiging resulta ng eleksyon. Nakinig ba kayo? O nagstay kayo sa delusion nyo? Ang tanong, ang gusto nyo ba ay paliwanag? Kasi maliwanag naman na mula noong simula hanggang huli ay si Bongbong Marcos ang mananalo ayon sa survey, ayon sa dami ng tao, pero hindi kayo naniniwala. Anong paliwanag ba ang makakapagpaliwanag sa inyo? At kung sinasabi mo na ginagamit mo lamang ang iyong platform para magreklamo, ginagamit namin ang platform para i-criticize din ang reklamo mo. At kung sinasabi mo na i-criticize ka privately, why not practice what you preach? Dumiretso ka sa ahensya, magpasa ka ng protesta at ng ebidensya.